Mabuting araw po sa inyong lahat at nagbabalik po ang Usap Tayo. Ako po si Liza Carabacan and makakasama po natin ngayong umaga para sa episode na po na ito ay ang Vice President po ng Public Affairs and Special Events Division na si Sir Fernan Nicolas para sagutin po ang inyong pong mga katanungan maya-maya lamang. Sir Fernan, good morning! Welcome back! Good morning, Liza. Mabuting araw po sa ating mga tagapanood. Lisa, ang tagal natin hindi nagkita. Ha? Mga 2.5 months po tayong hindi nakapag-conduct ng usap tayo dito sa ating studio sa Social Security System Main Office Building. So, natutuwa po kami at nakabalik na uli kami upang maipahatid sa inyo ang mga bagong balita, ang mga bagong impormasyon. Lalo-lalo na dahil natapos na tayo ng MECQ, natapos na ang ECQ. Marami na pong nag-resume na ng operation yung mga branches natin. So, I'm sure yung mga miyembro natin maraming concerns na gusto nilang malaman ang kasagutan. Ngayon po ay pipilitin natin ngayong umaga na mabigyan lahat ng kasagutan ng inyong mga concerns about your SSS. Sir Fernan, and speaking of yung sa mga branches po na bukas na, no, sa kasalukuyan, no, meron lang po tayong onting reminders po. Of course, may pinapatupad po tayo ng mga general precautionary measures, gaya ng pag-check po ng temperature bago pumasok sa opisina ng SSS, and nag-implement po tayo ng no face mask, no entry policy. So, siguraduhin nyo po, naka-face mask po kayo. And, bago po kayo pumunta sa ating pong mga SSS branches, huwag nyo pong kalimutang magdala ng sarili nyo pong ball pen at papel para maiwasan po yung transmission, no, virus. And, i-double-check nyo rin po yung mga inyo pong mga dokumento, siguraduhin nyo pong kompleto para hindi po kayo magpabalik-balik sa ating mga opisina. Lisa, idagdag din natin, ano, kasi pinatupad din natin yung drop box system sa branches na kung saan kung ang mga dokumento nyo isasubmit, yung mga kailangan nyo i-comply sa SSS, pwede namang ilagay na lang sa isang envelope, lagyan ng pangalan, at lagyan po ng contact number at ipoproseso po ng SSS yan. Hindi na kayo kailangan pumila, hindi na kayo kailangan pumasok sa loob ng branch. Ilagay lang po namin natin doon sa drop box, designated drop box kada branch. At iyan po ay maipaproseso kaagad ng ating processing centers. At meron din pong mga ilang branches po na nag-implement po ng number coding scheme, no, para po sa mga sasakyan, no, kung ang inyo pong mga bali, pagbabasehan po natin yung last digit po ng inyong SS number, CRN, or yung inyo pong employer number. So kung halimbawa yung last digit niyo po ay 1 and 2, Monday po kayo pupunta sa SSS branches, 3 and 4 po Tuesday, 5 and 6 Wednesday, 7-8 Thursday, at 9-0 naman po pag Friday. Ayan, paki-take note lang po, no, sumunod lang po tayo sa ating mga precautionary measures para at least lahat po tayo ay ligtas po, no, at maiwasan po natin magkaroon ng COVID-19. And Sir Fernan, meron po tayong mga magagandang balita ngayong umaga. Unang-una dito, of course, yung ating pong contribution payment deadline, no, extended na po siya hanggang June 15, 2020. So, para po sa ating mga self-employed, voluntary, and non-working spouse members po, extended po yan. Yung inyo pong yung payment po ninyo January to March contributions, pwede nyo pong bayaran hanggang June 15, 2020. At para naman po sa ating mga regular employers, no, na hindi pa po nakakapagbayad ng contributions from February to April, pwede nyo na rin po yung bayaran hanggang June 15, 2020. And Sir Fernan, at sa ating po mga viewers, extended na rin po yung suspension ng ating AKOP, no? Yes. Ano ba ibig sabihin nung suspended? So pagka suspended po, ibig sabihin wala po tayong puputuling pension dahil hindi nakakumply sa AKOP. Simula po iyan nung March, nagpatupad na tayo niyan nung mag-ECQ. Tapos po nag-MECQ, hindi pa rin po natin pinutol yung extension, and until now ang policy yata natin ngayon, 'di ba? Kung hanggang kailan mayroong community quarantine, hindi pa rin natin puputulin yung pension. Ibig sabihin, suspended ang AKOP compliance. Kasi nga, ang tagubili ng gobyerno, bawal lumabas yung ating mga senior citizen. Diba? Saka limited lang po ang pwedeng gawin nating transaksyon. Kaya minabuti na po ng SSS na palawigin ang extend ang AKOP suspension hanggang matapos po yung ating community quarantine sa buong Pilipinas.
At once po na natapos na po yung community quarantine, no, bibigyan po natin ng 60 days yung ating mga pensioners para makapag-comply po sa AKOP. No, pwede po silang kumuha ng form through SSS website. No, pwede nyo po yan isubmit po dun sa ating po mga email address. And pwede din po kayo pumunta sa ating pong opisina po ng personal po. Pwede nyo pong isubmit yung inyong AKOP form or through your authorized representative. And isa pa pong magandang balita, no, extended na rin po yung pagsasubmit po ng ating sickness notification. Yes, in-extend po ng manage ng SSS yung filing ng sickness notification. Pero doon sa ating mga employers at sa mga members, meron po tayong sickness notification online. Pwede rin po nilang gawin yan para hindi po sila malate din. Pero definitely, with or without that, in-extend naman natin yung sickness notification. Kasi nga, limited pa rin yung paglabas, limited pa rin ang transportasyon. So, para hindi naman masyado mabigat sa ating mga miyembro, sa ating mga stakeholders, lahat po halos ng mga transaksyon na pwede nyong gawin, ay yung mga may deadlines, binibigyan po natin ng extension yan. Another is yung sa payment channels, diba? Naglabas na po tayo ng mga anunsyo kung paano magbayad ng mga kontribusyon. Kasi, diba, in-extend natin yung payment deadlines up to June 15. So, ang kailangan nila naman nila ngayon, paano sila magbabayad? Saan sila magbabayad? So, yun po yung inilabas nating anunsyo sa Facebook. Makikita po ninyo kung paano saan ninyo pwedeng gawin yung transaction. Kasi kung sa branches lang po yung babayaran, dadami pa rin yung tao, mahihirapan tayo sa pag-manage at sa pagpila. Kaya minabuti po nating extend po yan. Marami naman po tayong payment options po para sa listahan, yung kumpletong listahan po ng ating mga collecting partners po. Makikita nyo po yan ngayon sa ating screen. At of course, bisitahin nyo po yung Facebook, SSS Facebook page para po sa kumpletong listahan. Lisa, kasi di ba meron tayong mga over-the-counter payments, tapos meron din tayong online. So, para doon sa mga individual members, yung mga self-employed at voluntary members, ako sinasuggest na natin na pwede nang gamitin yung mga online facilities natin. Actually, diretso yan eh. Mag-login ka doon sa website, sa my.sss account mo, and then pwede mo nang bayaran diretso. No, pwede po kayo mag-access sa SSS website para magbayad po via management. O kaya pwede naman po kayong mag-access po sa ating pong SSS mobile app at makapagbayad po ng inyong contributions via PayMaya. Speaking of the website, di ba? Napansin nyo ba mga members ang ating website? Na ibalik na po natin yung ating mga regular functionality sa website. Di ba kung matatandaan natin, simula po nung April, medyo nung last part of April, medyo dinedicate po natin sa SBWS processing yung ating website. So ngayon po, na ibalik na natin, pwede nyo na pong gawin lahat ng mga transaksyon ninyo. Lisa, ano ang pwede natin gawin transaksyon sa website? Meron po yung submission po ng ating pong sickness notification form, pati po yung maternity, pwede na rin po tayo mag-submit doon. Pati din po yung mga request po for password reset, no, pagkuha po ng SS number, pwede na rin po yan online. Meron din tayong, diba, yung mga members data change request. Yung pong mga contact details, pwede na pong i-update sa website yan. And also, ang pinakamahalaga doon, yung generation ng PRN, payment reference number. Kasi hindi sila makakapagbayad ng contribution kung walang payment reference number. So sa ngayon po, maigagawa na po natin yan. Kaya wala na pong problema ang ating transaksyon sa online. Okay. And also, yung pinakamabili nating produkto, di ba? Yung filing ng salary loan online. Yes. So nagagawa na po uli natin sa website yan. Sir Fernando, may buwan naman po tayo ngayong umaga. May question po si Sharina Escalnas Calma. Good morning, SSS. Magtatanong lang po yung about sa AKOP. Yung Benan daw po niya ay kasi ay pensioner. May 29 po ang kanyang birthday at namayapan na po ang kanyang may bahay. Hindi po siya nakapunta sa SSS dahil sarado pa po. Tanong ko lang po kung hanggang kailan siya pwedeng pumunta para sa AKOP. Hindi ba, Lisa, na-discuss natin kanina na sinususpend din natin yung AKOP for the meantime until may community quarantine pang naka-effect dito sa ating buong kapuluan. So, sa mga katulad po ninyo, ma'am, hindi po muna kayo kailangang magmadali at pumunta sa mga tanggapan ng SSS.
suspendido po ang annual confirmation of pensioners. Kaya sit back and relax, diyan lang po kayo sa bahay, mag-ingat po tayo. At magbibigay po kami ng anunsyo kung kailan kayo pwede nang pumunta sa ating mga branches. Ang next question naman, sir, ay mula kay Ashel Ann Chapoco. Tanong lang po, kapag nakakuha ba ng unang wave ng DSWD, I think sir, ay isa sa po ito. Ilang beses po pwedeng makakuha ng SBWS galing sa inyo? Magkaiba pong programa yung, although parehong programa ng gobyerno, parehong ayuda, pero magkaiba po kasi ng target sector yung ating SAP at yung SBWS. Gaya po ng pinapaliwanag namin, ang SBWS po ay para sa mga empleyado na yung tinatawag nating covered employees ng SSS. Yun naman pong SAP ay para sa informal sector. So, kayo po ay makakakuha pa rin ng dalawang tranches sa SSS. So yung pong nakuha nyo sa DSWD, yung SAP, maaari po siguro makipag-unayan kayo sa DSWD sapagkat ang pinagbasihan po ng inyong benepisyo, ng ayuda, ay yung inyong pagiging employee, yung pagiging covered member ng SSS. So sa advice po namin, makipag-unayan po kayo sa DSWD para doon sa SAP kung paano maibabalik siguro sa gobyerno. Pero yung pong SBWS, dahil na qualified kayo, makakatanggap po kayo ng two tranches yan. Ang susunod naman po nating tanong ay mula kay Robert Felicitas Navares. Paano mang dapat gawin kung wala ng employer pero pag mag-apply ng loan, previous company pa din ang lumalabas sa recipient address? Okay, paano ang gagawin kung wala ng employer? Ang gagawin niyo po kasi dapat mag-voluntary member kayo, di ba? Pero paano mag-voluntary member? Magbayad kayo bilang voluntary member ng SSS. Napakadali po niyan. Mag-generate lang po kayo ng PRN doon sa inyong my.sss account and then mag-proceed kayo sa payment. Once po ma-reflect na yung payment ninyo as voluntary, magre-revert back po yung inyong coverage type sa record ng SSS. Kaya po, siguro mga isang araw lang yun makikita na natin na voluntary member na kayo. So, pagka po nag-file kayo ng loan, definitely, diretso po sa inyo ang proceeds ng loan na yun. Hindi po dadaan sa employer. Ang next question naman po, hello po kay Rachel Desarme Rakyon. Tanong po niya, yung nabigyan ng first tranche ng SSS, ay sila pa rin po ba ang makakatanggap ng second tranche? Kasi isa po ako sa nabigyan ng first tranche, until now, wala pa po siyang natatanggap na second tranche. Hi Rachel, kayo pa rin po ang makakatanggap. Kung sino ang nakatanggap ng unang first tranche, yung first tranche, siya pa rin natatanggap ng second tranche. Ang sinasabi niya, wala pa raw siyang natatanggap. Hindi pa po tapos magbayad ang SSS para sa second tranche. Kaya, hintay lamang po tayo. Kung iyan po ay sa inyong savings account, pag-intay kayo, mag-verify siguro. Pero kung iyan naman ay pa sa pamamagitan ng ML Quarta Padala o doon sa Paymaya, maghintay po kayo ng aming text doon sa inyong cellphone. And of course, umantabay lang din po kayo sa aming pong mga announcements. Anunsyo, yes. Opo, yes, sa ating pong SSS Facebook page. Ayan, may tanong naman po sir, si Regan Del Rosario. Ay, may comment siya, good job daw SSS sa webinar. Big help at marami daw natututunan ang mga uma-attend. Maraming salamat Regan. Sana maraming miyembro, maraming mga stakeholders tayong maging katulad mo na kumbaga nagka-interest na makinig upang malaman kung ano na nga ba ang mga bago sa SSS. Ako nga din sir, nanonood din ako and talagang uma-attend din ako sa ilang mga webinars no, naka-ECQ tayo at malaking tulong po malaking talaga yan. Malaking tulong po talaga. Mm-hmm. At saka salamat sa teknolohiya. Oh, kasi kahit na nasan ka, 'di ba, makakakuha ka ng impormasyon, hindi ka tulad nung araw na kailangan pumunta ka pa sa ganitong lugar. Eh dito basta may online connections ka, ang dami ng impormasyong makukuha. Ayan, Sir Fernan, may susunod naman po tayong katanungan. Kanino po kaya ito galing? Si Ma'am Regina Pilario Santos. No? Good morning po sa inyo. Paano po yung payment ng contributions ng employees na hindi nakakapasok from April to May dahil sa lockdown? Technically, Liza, di ba, yung kasing contribution ng SSS is based on the actual remuneration received by the employees for a specific period. Like for example, yung April, totally walang trabaho, di ba?
kung wala po kayo sinweldo, hindi na pwede na pong hindi magbayad ng SSS contribution. Pati po yung May, kasi mostly parang ito lang, lalo itong nasa NCR, pero sa probinsya, nagkaroon na ng pasok yata yung kalahati ng May. So, ang pagbabasihan po natin kung ano yung nasasaad sa Social Security Law, na kung saan pagka po walang kita, pwede na pong walang kontribusyon. Kasi yun naman po ang pinagbabasihan, yung actual remuneration. Pero Lisa, maraming nagtatanong sa akin kasi minsan, kasi yung mga employer siguro out of goodwill or generosity, kasi nababalyo nila yung relasyon nila doon sa kanyang employees, nagtatanong kung pwede raw bang magbayad ng kontribusyon ng mga empleyado. Ang sagot ko po is pwede naman bayaran din yan voluntarily, di ba? Para magkaroon ng gap, kasi po baka pagdating ng araw kung magkakaroon ng mga gaps, nakaka-apekto yan sa pag-compute ng ating benepisyo. So kung yung mga employers ay may intention na magbayad pa rin ng kontribusyon, pwede pong gawin yan voluntarily. Sir, paano naman po yun sa mga employers na yun po yung nagsara po yung kanilang company for the meantime? Ano po yung kailangan po nilang isubmit sa SSS? Okay. Kailangan po kayo mag-submit ng R8 form na tinatawag natin. So, yun po yung parang magre-request kayo ng temporary suspension upang hindi mabilang na delinquency. Pero automatic naman po sa system itong April and May, na well-known fact naman na talagang halos wala tayong operasyon, pwede naman po na hindi na muna magsapit ng R8 yan, kasi understandably. Pero kasi ngayon nag-GCQ na tayo, di ba? Meron pa rin mga kumpanya na halos nakasarado pa rin. So pagka po ganun, pwede na kayo mag-file ng R8 para at least hindi kayo matatag as delinquent employer. Po, mga employers po, pakinote na lang po yung advice po ni Sir Fernan. Ayan, may question naman po mula kay Hestia Gomez Caparas. May approved loan po ako noong April 8. Paano ko po makiklaim kung wala pong pasok yung employer ko kasi sa school pa po ako nag-work? Naku, yan ang mga maraming tayong katanungang lumalabas na ganyan. Kasi Lisa, matatandaan mo, nag-stop operation halos lahat ng ahensya ng gobyerno simula nung mag-ECQ tayo noong March 17 ba or 16. So, sa totoo lang po, yung kapartner namin sa pagde-deliver ng cheque, si Philippine Postal Corporation, nag-stop rin siya for some weeks. Pero nag-resume kaagad siya. Ang problema nga natin, yung mga empleyado, hindi makapunta sa employer kasi ang policy kasi natin doon sa salary loan na yan, pupunta yan doon dapat sa kumpanya. Ano? So, wala po tayong magagawa kasi ang pinakamaganda pong gawin yan ay makipag-ugnayan kayo doon sa mga employers ninyo at makipag-arrange kung paano makukuha yung cheque sapagkat naipadala po namin iyan sa inyong mga employers. So, siguro Lisa, pwede silang mong tumawag doon sa admin o doon sa human resource ng mga companies nila upang malaman kung paano makukuha yung cheque. Kasi po gusto namin i-remind, meron pong validity yung cheque, di ba? May expiration po yan. So, dapat makuha nyo kaagad at maitransact nyo. Otherwise, ibabalik nyo po yan sa SSS para ma-reprocess uli namin. Okay. At may tanong naman po mula kay Thelma Paraleja Cercado. How about the payment of loan amortization? May PRN din po ba? Sa ngayon po, wala pa po tayong payment reference number for loan amortization. So, yung pong monthly amortization ninyo, pwede nyo pong bayaran sa aming mga payment partners. Pwede po yan sa branches natin. Pwede rin yan sa online. Kaya po, diretso lang po. Wala kayong kailangan i-generate na payment reference number for the loan amortization. Ang question naman po ay mula kay Rica Ebio Haldo Salanguste. Good morning po. Tanong ko lang po kung saan po pwedeng makuha ang salary loan ko kasi last March 30 pa po siya na-approve kaso wala po akong ATM. Baka si Ms. Rica, ang check-in niya ay maaring makuha siguro sa kanyang employer. Kasi kung wala siyang ATM, definitely check-in ang naging settlement ng salary loan. Yan po ay pinadala namin sa iyong employer. Kaya siguro makipag-coordinate ka, ma'am, para malaman natin kung paano nyo makukuha yung inyong salary loan check. At ang question naman po ay mula kay... Ayan, hello po kay Janino Felices. Ask ko lang po kung ano yung basis nyo tungkol sa SSS subsidy or SBWS.
Meron pong ibang kasamahan namin na nakakatanggap kahit ongoing sila sa trabaho. Samantalang kami hindi nakapasok dahil sa ECQ, wala man lang pong natatanggap na ayuda or anuman galing sa SSS. Ang SBWS po or tinatawag nating Small Business Wage Subsidy ay ayuda ng gobyerno sa mga maliliit na negosyo na kung saan wala silang kakayahang magpasweldo, ang gobyerno po ay nagbigay ng tulong. Sa katulad po ng naturang problema, siguro po makipag-coordinate kayo sa employer kasi ang employer po ang nag-apply para sa mga employees. So sila po ang nag-submit sa SSS kung sino yung mga dapat makatanggap ng ayuda. Naging dependent po kami doon sa deklarasyon ng mga employer kung sino yung mga empleyado hindi po mapasok at walang sweldo. Kaya ang pinakamaganda pong mong sumagot ng inyong katanungan ay ang mga employer nyo. So, pag-coordinate lang po kayo sa kanila. Ayan, may question naman po mula kay Gary Vibiesca. Confirm ko lang po, till June 30 na lang po ba yung payment ng loan? Hindi na po ba ma-extend? Dami po kasing nawala ng trabaho, hindi kayang magbayad agad ng loan. Yung loan naman po is can be paid anytime. Yung loan moratorium po natin ay 3 months. Kung pong mag-resume tayo, dapat June 30 kasi magbabayad na uli. Kung sakali pong hindi makabayad dahil wala namang kakayahan, magpapataw lang ng kaunting penalty ang SSS. Pero definitely tandaan nyo po, 3 buwan po tayong hindi nagbayad, idadagdag po natin sa dulo iyan ng kanilang payment period. For example, Lisa, ang payment ang end payment period niya is December. So ngayon dahil hindi siya nagbayad ng 3 buwan, idadagdag natin yung 3 buwan. So magiging March 2021 na ang kanyang last payment month. So dagdag po natin yung 3 doon sa hindi nyo nabayaran na 3 buwan. Sir Fernan, may question naman po tayo mula kay Luna Hensley. Good morning po. Paano po makukuha ang PRN? Hindi na po makapag-provide ang bayad center. Mahirap po tumawag sa hotline ng SSS. Ang PRN po ay mag-generate sa mga account nila sa my.sss. At ang isa pong pinakamaganda, dapat yung cellphone po ninyo, yung mobile phone ninyo, i-rehistro nyo sa SSS. Kasi po, pagka nakarehistro yan, every month, nagpapadala tayo ng PRN. Hindi na po ninyo kailangang mag-generate. Papaalala po namin sa inyo by sending the payment reference number na Liza, panahon na pag para magbayad, bayaran mo na ito. So, napaka-convenyente po. Isa sa pinakamagandang paraan po, mabisang paraan, ay mag-rehistro kayo ng mobile phone number sa SSS. Ang isa pa pong magandang paraan ay pwede kayong tumawag din doon sa ating call center, 1455. Bibigyan po namin kayo ng payment reference number. May susunod naman pong katanungan mula kay MJ Arev Ed. Paano po yung mga loan kung nag-expire dahil inabot ng lockdown until na work from home pa rin po? Paano po gagawin yung sa cheque? Paano yung mga loan na... Pakiulit nga para hindi ko nakuha yun na. Nag-expire na. So yung mga nag-expire na po na cheque, pwede pong ibalik sa SSS. Pero 6 months po ang validity niyan eh. So kung sa galing yung February, March, April, kung sakali po talagang may mga yung previous checks pa na nag-expire, ang pinakamadali po is ibalik sa SSS para maikuan yan, maiprocess uli natin. So, papalitan po natin yung cheque, kaya lang wala po tayong choice, kailangan ibalik natin sa SSS. May tanong naman po tayo mula kay... Ayan, hello po kay Michelle Lubitana. Regarding sa AKOP, ano po ang option kung yung pensioner po ay bedridden at hindi makapunta sa pinakamalapit na SSS? Si Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, huwag po tayo munang mag-alala ngayon. Suspended po ang annual confirmation of pensioner. So, ibig sabihin, wala pong mapuputol na pension. So, relax lang muna tayo. Maghintay po tayo ng mga susunod na anunsyo ng SSS kung kailan kayo kailangang magpa-check ng attendance muli sa SSS. Hello po kay Gracia Arifed.
Bale, nawalan po kasi siya ng work, no? Magpapa-change status sana siya from employed to voluntary. Pwede po ba itong gawing online o kailangan daw po ba talagang pumunta ng personal sa opisina? Oh, Miss Gracia, hindi na po kailangan pumunta sa opisina. Ang kailangan nyo lang po, magbayad ng kontribusyon bilang voluntary member, at sigurado pong yung inyong coverage status ay magiging voluntary. So, from covered employee, i-revert back po namin sa voluntary yung iyong coverage status. So wala na po kayong problema sa pag-claim ng benefits or pagpapile ng any loans. Makikita po kaagad na okay na po yung inyong coverage type. Sir Fernan, may reminder lang po tayo sa ating mga SSS members na magta-transact sa SSS Diliman branch, no? Nag-i-implement po tayo ng number coding scheme, no? Tulad po na nabanggit ko kanina, naka-base po ito sa last digit ng inyong SS number, CRN, or employer ID number. Pero yun naman pong coding scheme na yan is case-to-case basis, ano? Actually, may approval naman yan ng management. Kaya lang po, may mga branches kasi na manageable yung kanilang transaction level. Kaya nag-accommodate pa rin kahit na hindi schedule. Pero definitely, maraming mga branches, lalo na sa NCR, na yung talagang malalaking branches, na nag-i-implement nga ng coding scheme. Yan po ay paraan para ma-manage natin yung crowd doon sa loob. So, kailangan po tayo sumunod sa lahat ng alatuntunin ng ating gobyerno upang makatulong tayo sa pagsugpo ng COVID-19. Yes. No, para naman ito sa safety po ng nakararami. At may question naman, Sir Fernan, si Ralph J. Juvenal. May nareceive ako na text na may pumasok na account from SBWS. Kaso, nung chineck ko yung account ko, wala naman pumasok. Ano daw po ang gagawin ni Sir Ralph? Si Sir Ralph, pwede ka makipag-ugnayan sa iyong employer sapagkat kapag ka po nagkaroon ng problema yung account ninyo, ang nanonotify pa rin namin ay yung employer na sabihin sa amin kung anong problema ng account. Kasi po baka ang nangyari kasi inactive yung account o merong error doon sa mga pinrovide na data sa SSS during the application. Kaya dapat sir, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga employers. Okay. Sir Fernan, may tanong naman po mula kay Aisel Singh. Pwede po ba mag-file ng unemployment benefit ang naka-temporary layoff na empleyado? Hindi po kasi ang kailangan kasi ay separation from employment. Ibig sabihin, involuntary separation. Eh, kasi sabi niya yung word na temporary, ibig sabihin, hindi siya separation. So, kung pong temporary, magkakaroon ka rin ng trabaho, hindi po kayo nag-qualify doon sa program requirement. So, ikinalulungkot po namin, hindi po kayo pwedeng mag-file ng unemployment benefit. May susunod naman po na question mula kay Anisha Gandhi. Ask ko lang po bilang employer, paano po naman malalaman yung SBWS status namin using method 3 na ginagamit? Sa employer, ano? Kasi hindi na nila nakikita yung mga confirmed. Siguro po pwede kayong sumulat doon sa SBWS queries upang malaman yung status. Doon lang po natin maaring makita yung status. Pwede rin tumamag doon sa 1455. Anot na lang po ng contact numbers, 1455. At may question naman po mula kay Joanna Soliman Castro. Open na po ba ang SSS branches? Kasi po kailangan kong mag-submit ng maternity. Voluntary member daw po kasi siya. Ano kaya ang sasubmit ni Ma'am Joanna? Yung kanyang claim for maternity benefit? Kasi kung maternity notification, pwede na pong sa online. So wala tayong problema doon. Kung pong claim, pwede pong ilagay na lang iyan sa isang envelope, kumpletahin yung dokumento, at i-drop box na lang po para hindi mahirapan si ma'am. So pwede pong gawin nyo yun para ma-claim kung sakali iyan ay maternity claim application. Kung naman pong notification, ako sinasuggest ko po sa atin, mag-drop box system na lang po tayo. At huwag pong kalimutang ilagay yung inyo pong contact details. Okay. Sir Fernan, may question naman po si Gerald Awingan. Good morning, SSS.
Maraming salamat sa inyong mga programa at webinar. Malaking tulong po sa aming mga HR practitioners. Sir Gerald, maraming salamat sa pagkakaroon ninyo na interest na sumubaybay sa ating webinar at sa kakatulad itong mga programa. Huwag po kayong mag-alala at tuloy-tuloy po natin gagawin yung mga programa na to para mas madali ang maging mga transaksyon ninyo sa SSS. May question naman po mula kay Hazel Espinilla Abratique. Ano pong ibig sabihin pag disqualified ang employee sa SBWS? Wala po ni isa sa employees ang nakatanggap. Kapag ka po disqualified, hindi talaga makakatanggap. Pero dapat malaman nyo rin ang reason kung bakit kayo nag-disqualify. So, maaari po kayong sumulat doon sa ating magtanong doon sa ating SBWS queries o kaya doon sa ating hotline para malaman yung disqualification ninyo. At meron naman pong katanungan mula kay Elisa Santos. Ano po ang gagawin pag nabura ang reference number para ma-claim ang SBWS? Naku, maraming ganitong problema. Si Ma'am Elisa, talagang sana po hindi naman nabubura yung reference number. Actually, makipag-ugnayan po kayo sa mga isa inyong employer. Sila po yung pwedeng mag-request para sa resending ng reference number. Hindi po pwede yung empleyado, so dapat po yung employer para ma-resend po natin yung reference number. Pero sa ibang miyembro, huwag niyo pong gagawin yun. I-claim niyo po kaagad sa ML Quarta padala yung inyong subsidy. At kahit mabura, pwede ba i-screenshot yun para kahit mabura, dapat ini-screenshot, ano? Pwede po sana yun para backup man lang, may backup tayo. Kasi napakahalaga po nung reference number na yun upang ma-claim niyo yung inyong subsidy. Sir, pinuputakti tayo ng mga ganong klaseng queries. Napakadami po. Yung iba, nasira yung SIM card, oo, nasira ang cellphone. Nako. Kasi ang dami nag-avail doon sa ML card na pada yan. Million yata yan. Kaya yung iba, hindi naiiwasan. Nagkakaroon ng ganyang problema. At Sir Fernan, may tanong naman po mula kay Pia Bel Garcia. Paano po kapag erroneous bank account ang nasubmit ng employer, then naayos na po? Pero biglang nag-close po ang bank account na yon. Pwede po ba magpalit ng payout option maging M. Luwilier na lang po? Hindi pa po nakakuha ng first at second tranche ng SBWS. Ma'am Pia, dami nating reminders dati, di po ba, sa mga employers na isubmit po ay yung mga valid accounts, yung mga active accounts. Pero sa ganyan po sitwasyon, nandiyan na tayo, pwede naman po kayo magpalit ng payout method, payout mode. So, pwede pong gawin from bank to M. Luwilier. So, employer pa rin po ang makikipag-transaction sa SSS. Okay. At may tanong naman po tayo mula kay Rodeline Bismanos. Ang tanong naman po niya, kapag binigay na ang cellphone number no, sa first tranche, dun pa rin po ba magte-text para sa second tranche? Kasi may mga kasamahan ng asawa ko, nakatanggap na yung kanyang husband, pero wala pa daw po yung second tranche. Ay, opo, kung ano po ginamit yung payout mode doon sa una, yung pa rin natin, kasi mukhang sa ML Quarta padala yan na tinanggap yung first tranche, ano. Wag po kayong mag-alala, hindi pa naman tapos ang pagbabayad ng SSS para doon sa SBWS second tranche. Maghintay lang po tayo ng text mula sa SSS. Sir Fernan, may tanong naman po mula kay... Hello po. Mamaya pa, wala pa po tayong queries, no? Again, reminder lang po sa ating mga... Uy, wow, nakakatuwa naman po. Marami po tayong viewers ngayon, no? Around 2,300 viewers, no? Hello po sa inyong lahat. Siguro, hindi sila siguro naisip nila na kailangan nilang makakuha ng impormasyon. So, sana po marami tayong maging viewers sa mga susunod. Regular na po tayong babalik na po tayo sa ating regular programming hours. Every Friday, nandito po tayo upang maghatid sa inyo ng mga bagong impormasyon. So, yung ating mga miyembro, ina-advise natin na mag-register sa website sa my.sss. I-visit lang po yung ating website, www.sss.gov.ph. Lahat po ng accounting nyo dapat nakarehistro sa my.sss. Lisa, ano ba ang benepisyo sa pagiging yung account mo is nakarehistro sa my.sss? Kasi madali para sa ating pong mga members no na makuha po yung inyong mga ilang pong mga impormasyon no, pwede na rin pong mga mag-submit po na mga transactions po online. And of course, namo-monitor niyo rin po yung inyong pong records sa SSS like yung sa
contribution, yung inyo pong loan payments, makikita nyo po yun. Instead na pumunta po kayo sa SSS, no, yung travel time nyo rin po, yung effort din nyo po na pagpunta doon, eh pwede nyo naman pong may access po sa inyong mga computers or sa inyong pong mobile phone. At ang good news po, nasa mobile app na rin ng SSS, si my.sss. So, punta po kayo sa Google Play Store, sa Apple App, at saka sa Huawei App Gallery. Pwede pong ma-download for free yung ating mobile app na yan. So, nakakatuwa, nung nakaraan kasi, nung nag-GCQ tayo, nag-ECQ, diba? Tapos, nag-implement tayo ng SPWS. Yung mga miyembro natin na iba, nalaman nila na pwede pala silang maka-access doon sa mobile app natin. Dahil nga po pagka-website kasi, nakadedicate siya sa SBWS. So, yung pong ibang transaksyon na gagawa nila using the mobile app. Kaya, kung may Android naman kung smartphone ka naman, pwede pong i-download yung ating mobile app. Ako, madali lang naman po, libre lang naman po yung pag-download ng application para at least madali para sa inyo na makakuha ng impormasyon sa SSS. Ayan, Sir Fernan, may tanong po tayo mula kay Alma Ravago. May new process po ba kayo regarding sa payment, no, posting of payment posting of employers? Do we still need to go to SSS branch after paying? Ngayon po, wala na po tayong posting of payment kasi diretso po, once po nag-generate ng PRN, nabayaran po yung payment reference number na yon, simultaneous po ang payment. Once na ang posting, once po tinanggap ng payment yung ating ng mga payment partners natin o ng tellers natin yung payment na yon, automatic po ipopost kaagad ng SSS yung payment sa kanilang mga account. So, hindi na po kailangan. Dati kasi namumroblema tayo saan pa natin ipapapost. Diba? Ngayon po, diretso na rin. Para sa mga loan amortizations naman, usually 3 days po yan bago maipost ng SSS. At sir, may question naman po tayo mula kay... Ayan, sa ating pong top fan na si Ruth Ruiz. Paano po kaya ma-check kung nasend na ng SSS yung text para sa second tranche? Nagloloko po kasi yung cellphone ko, baka po hindi na-receive yung reference number. Ang paraan lang po is makipag-ugnayan sa SSS sa pamamagitan ng ating hotline 1455. At pwede rin pong mag-send ng query doon sa SBWS queries at sss.gov.ph. At hello naman po kay Joy, Hazel Joy Palenzuela. Tanong naman po niya kung extended po ang payment ng first quarter until June 15, 2020. Paano po yung second quarter? Kailan po ang deadline nun for voluntary members? For second quarter, Liza, medyo matagal pa ang deadline natin, di ba? Sa July 31. So matagal pa po. Kaya wala pa tayong worries dyan. Ang unahin po muna natin yung first quarter. Tapos sa next month pa po, hanggang end of the next month pa yung payment ng second quarter. At may tanong naman po tayo mula kay... Ayan, kay Ray. Ay, nag-comment po si Raycard Origiena. Thank you po, SSS. God bless po sa inyo at ingat po kayo lagi. Nako, Sir Raycard, ingat din po kayo. At panatilihin nyo pong malusog ang inyong pangangatawan, no? Para yes, iwas po tayo sa COVID. Yes, Raycard, maraming salamat. Ayan, may question naman po mula kay Nicole Ann Espanyol. Hi po, may kasamahan po kasi ako sa trabaho na nakakuha na siya ng text for first and second tranche. Pero yung reference number na na-text sa kanya, nasa iba na kapangalan as per M. Luillier. Paano daw po kaya ang kanyang gagawin? Naku, marami pong problemang ganyan, ano? Ang isa naming listener na nakikita kung bakit nagkakaroon ng problemang ganyan, baka yung ibinigay na cellphone number sa SSS ay iba. So, hindi para doon sa miyembro. Kumbaga, yung old number niya yon. May mga cases nga kami na nakita na yung pala ay dati niyang cellphone number, pero iba na ang may-ari ngayon. O hindi na-update. Meron din naman nagkamali. So, ang gawin niyo po, kung makipag-ugnayan kayo sa employer nyo at i-request yung employer mag-update or mag-correct nung invalid information sa SSS. Employer pa rin po ang makakagawa niyan.
Sir Fernan, may reminder lang po tayo sa ating mga members, so employers, no, na kailangan pong i-reset yung kanilang password, no? Unang-una, pumunta po kayo sa may .sss, no? At iselect nyo lang po kung anong type ng account na kailangan nyong i-reset, kung member or employer account. And then, i-click nyo po yung link, no? Yung forgot user ID or password. At i-type po ang inyong CRN or SS number. At saka nyo po ito i-submit. Ayan. At may katanungan po tayo mula kay Mary Fatima Barrett Carrion. Saan po pwede mag-follow up ng SSS check ng mga employees namin? Kung SSS check po, pwede po kasi bukas na po tayo sa mga branches ngayon. Kaya pwede na po siguro tayong mag-follow up. And also doon sa call center, pwede po tayo mag-follow up. Kung siguro yung check disposition yan, ano, pwede pong i-contact nyo yung mga servicing branches nyo. Sir, meron po tayong mga katanungan na sasagutin mula po sa SSS Bacolod Branch. Magandang araw po. Ako po si Sheila Vinco from Barangay Banago, Bacolod City. May tatanong lang po ako kung pwede na po bang mag-apply ng calamity loan? Ang Calamity Loan Assistance Program po ay malapit nang i-implement ng SSS. Ito po ay gagawin nating online. Ibig sabihin, this is our first time na online po yung filing ng Calamity Loan. Maghintay lang po kayo ng mga anunsyo natin kung kailan magsisimula, sapagkat tinatapos lang po natin yung SBWS. Once po matapos yung proseso ng SBWS, tayo po ay mag-i-implement na ng ating Calamity Loan Assistance Program. Yes, sir, may isa pa po tayong question sa SSS Bacolod. Magandang araw po. Ako po si Junior Salibyo ng Barangay Handuman ng Bacolod City. Tanong ko lang po, paano po mag-apply ng unemployment benefit? Unemployment benefit, Lisa. So, ang kailangan yan, pupunta tayo sa branch, pero dapat makakuha muna tayo ng certification galing sa Department of Labor and Employment. So, punta muna po tayo sa tanggapan ng dole. Kapag ka po nakakuha na tayo, punta tayo sa branch. At dapat meron po kayong dalang savings account, kasi yun po, doon po tayo magkikredit doon sa benepisyo ng unemployment. Madali po ang proseso yan. Ang kailangan lang, certification ng dole and yung kanyang savings account where we will credit the proceeds of the benefit. Sir Fernan, may tanong naman po mula kay Jocelyn Moncada Carrion. Kapag pinasa mo yung text sa SSS sa GC nyo, tapos nandun yung code, hindi po ba mananakaw ng iba? Kapag pinasa mo yung text ng SSS sa group chat? Sa group chat. At tapos andun yung code. Palagay ko po hindi. Kasi po ang requirement po sa remittance centers, di ba? Kailangan po mag-present kayo ng 2 valid IDs . So, yun po yung patutunayan natin kung kanino yung benepisyo na yon. So, kahit po makuha nila reference number, you need to present 2 valid IDs. Mahigpit po yung ating mga ka-partners pagdating sa pagbibigay ng ayuda na yan. Opo. Kahit nga po yung pag may mali lang po na spelling. Spelling, ang hirap-hirap na. Kaya, protection po iyan para sa inyong mga miyembro na kahit sino mag-interest doon sa pera, dahil doon sa text, hindi po yan makukuha ng iba. Sir, may tanong naman po si Elora Kangko. This question may be simple, but would there any way I can inquire my SS number without going to a branch? We have been falling in line for weeks at 6 a.m. in Iligan, but we always fail to get priority numbers. Ma'am Elora, pasensya na po kasi napakabigat po nung pagbibigay ng SS number. Hindi po namin inaallow yan sa ibang paraan, kundi doon sa over-the-counter transaction. Kailangan po magdala kayo ng valid IDs for identification purposes. Kasi po, according to the Data Privacy Law and Social Security System Law, ang may karapatan lang po doon sa, na maka-access doon sa record na yon ay kayong miyembro. So, in adherence to that, kailangan natin i-implement yung policy na yon. So, magdala po kayo ng ID at siguradong maikukuha ninyo yung inyong SS number. At may tanong naman tayo, Sir Fernan, no? Oh, may comment po mula kay Catherine Sales. No, finally, you answered the question. Thank you. Tungkol po ito doon sa Calamity Loan Inquiry.
Opo, yung sa calamity loan. Kasi ang dami, alam nyo ba, may nagpapadala dito sa tanggapan namin ng mga application form ng calamity loan. Naintindihan po namin yung pangangailangan. Kaya lang po talagang wala po kaming magagawa doon sa mga application form na pinapadala nyo sa amin. Sapagkat wala naman kami yung facility para ma-process yun. Ang gagawin po natin kasi processing is online. So ibig sabihin, mula sa inyo, kayo pong mga empleyado, kayo pong mga miyembro ang magkikiin ng data doon sa ating my.sss account at ipiproseso po ng computer. So kami pong mga empleyado, wala po kaming pasilidad para makapag-apply, ma-encode yung inyong mga application form. Kaya huwag po nating sayangin yung pera sa pagkapadala ninyo sa amin ng mga application form. Hindi po ganoon ang paraan ng pagka-file ng calamity loan. Kasi this is our first time that our calamity loan application will go online. Kaya siguro nainibago yung mga miyembro. Pero yun po ang tama. Hindi po natin mapaprocess yung mga application ng mga employee natin na pinapadala nyo sa amin. So, maghintay lang po ka tayo ng mga anunsyo. Tiis na lang po. Malapit na po. At may comment din po si Jen Pot, no? Thank you daw po. Thank you rin Jen Pot. At sana po dire-diretso ang pagsubaybay ninyo sa amin sa ganitong programa. Sir Fernan, natapos na yung isang oras po natin, no? Napakahatid ng magandang balita at ang ating pong Q&A portion. It's Friday. Opo, thank God it's Friday. Sa mga miyembro natin, siguro po, samantalahin natin yung pagkakataon na to, wala po tayong mga pasok pa sa ating mga tanggapang karamihan kasi hindi ba 50% of the workforce pala inaallow. So, kung meron tayong panahon, i-check po natin yung mga record natin sa my.sss. Kung hindi po naka-enroll, mag-enroll po tayo sa my.sss. Kasi po, papahayag po namin, sooner or later, lahat po ng application form will be available online. So, dapat naka-enroll na kayo. And also, ang sikapin nyo po, ma-enroll nyo po yung inyong savings account doon sa inyong my.sss. Kasi pagka po nag-file kayo ng loan o any benefit claims, doon po natin i-deposito yung inyong benepisyo o yung loan proceeds. Kaya po, mahalaga na kayo naka-enroll yung inyong mga savings account upang mas madali ang transaksyon sa SSS. Sir Fernan, nung batiin lang po natin yung mga viewers natin sa usap tayo, nanunood po si Oni Kancho. Si Ma'am Oni, hindi mo ba naabutan din sa si Ma'am Oni? The legendary Ma'am Oni Kancho. Dati namin kasama yan at dati namin boss dito sa SSS Operations Group. So, Ma'am Oni, magandang umaga po. Salamat po sa inyong interest sa ating programa. Thank you po, Ma'am Oni, sa panonood. At hello po kay Sir Rude Star Bitoon, no, from Kingdom of Saudi Arabia. Ayon po ating mga kababayan na nasa ibang bansa pa rin, yung ating mga OSW members, meron po tayong international edition. Next week po, mag-resume na rin tayo. So, panoorin nyo po. At para lahat ng mga bagong polisiya, yung mga ibibigay nating programa sa OFWs, malaman nyo rin. Thank you so much din, Miss May. No? Nag-comment din po siya kanina. Sir Fernan, no, para ho sa ating pong mga contact details, ating pong hotline, available po ang 1455, yung ating pong interactive voice response system na 7917-7777. Yung pong ating 1455, baliwanagin lang natin kasi yung pong 1455, ma-access nyo po yan diretso sa cellphone. Pero pagka po kayo gumagamit ng landline, dapat po dadagdagan nyo ng 028. 028. Kung nasa Manila kayo, syempre, 8 na lang. Pero kung nasa probinsya po tayo, dadagyan po natin ng 02. Pero dapat po may 8 yun. Saka, minsan nga, kasi tumatawag din tayo eh. Pero kasi ako, usually cellphone ko tinetest, dire-diretso naman kapag ka-cellphone. At available din po yung ating pong website, yung bagong-bago po, www.sss.gov.ph. Lisa, kung mapapansin mo, may bagong new look tayo eh, di ba? New look sa ating website kasi nga po, nagdagdag na kami ng server capacity para mas mabilis po ninyong ma-access. At saka, kasi nagiging problema natin sa dami ng ating mga miyembro ngayon na online lahat ang ginagamit, nahihirapan tayong makapagbigay ng magandang serbisyo. So, nagdagdag po tayo ng mga servers, kaya nagkaroon na tayo ng bagong look. Pero sooner, mas marami pa po tayong i-introduce na bagong yung mga innovations natin sa ating website para mas makapagsilbi pa rin tayo sa ating mga miyembro.
abangan nyo lang po yung aming pong mga announcement tungkol dyan, no? Para po naman sa mga general queries, no, mag-email lamang po kayo sa member_relations@sss.gov.ph. At para naman po sa mga OFW concerns, no, mag-email po kayo sa ofw.relations@sss.gov.ph. At para naman po sa e-services, available po ang online service assistance@sss.gov.ph.